Samusta, this is Lupon and welcome to AnimeDatabase PH. This time, i-discuss naman natin ang bawat mythical Pokemon. Kung hindi ka familiar sa term na to, ito nga yung classification na ginamit para ma-differentiate ang mga Pokemon na to mula sa mga legendary. Usually, ito nga yung mga Pokemon na nasa pinakadulo ng Pokedex ng bawat region o generation. Pero syempre, may mga exceptions. So with all that said, simulan nga natin to. Simulan nga natin kay Mew. Si Mew ay isang mythical psychic Pokemon mula sa first generation na may kakayang matutunan ang lahat ng Pokemon moves. Ayon sa mga report na nakita sa mga notebook sa mansyon ng Cinnabar Island, habang nagsasagawa nga ng ekspedisyon, namataan nga raw tong Mew sa Guyana, kung saan nga una tong nadiskubre. Since kaya nga nitong Mew na maging invisible, iilang tao pa lamang ang nakakakita dito, na naging dahilan nga para sa ilang scientist na ideklaro tong extinct o di kaya hindi talaga totoo. Subalit ayon nga sa mga sabi-sabi, nagpapakita nga raw to sa mga taong may busilak na puso. Next naman, si Celebi. Si Celebi ay isang kulay green at maliit na nilalang na maihahalin tulad ng itsura sa isang fairy. Isa tong dual type na psychic grass Pokemon at unang na-introduce sa second generation. Madalas nga itong makita sa kagubatan at tanyag dahil sa bansa gritong Voice of the Forest. Kaya nitong maglakbay sa nakaraan o hinaharap at namumukadkad nga ang mga halaman, bulaklak at mga puno kung saan ito naroon. Sa kabila ng paninirahan nito sa kagubatan bilang tagabantay nito, itong si Celebi nga ay nagpapakita lamang sa mga oras at lugar kung saan may kapayapaan. Dahil dito, hanggat may nakakita nga raw na Celebi sa mundo, ibig sabihin daw nun ay magpapatuloy nga raw ang maganda at maunlad na hinaharap sa mundo ng mga Pokemon. Next naman, si Jirachi. Si Jirachi ay isang steel at psychic Pokemon na unang na-introduce sa Generation 3. Itong si Jirachi ay humihimbing ng napakatagal na panahon at bumubuo nga ng malakrastal na protection na bumabalot sa kanya habang natutulog. Sa kabila nito, nagagawa nga nito makapaglaban na protekta ng sarili kahit pa natutulog. Gumigising to ng 7 araw kada 1,000 taon, subalit may mga pagkakataon na nagigising nga rin to sa tuwing makakarinig ng napakagandang tinig. Sa mga pagkakataon, nagising tong si Jirachi. Sinasabing tinutupad nga nito ang anumang kahilingan na isinusulat sa mga papel na nasa katawan nito. Pero dahil nga tatlo nga lang yun, tatlong kahilingan lang din ang kaya nitong tuparin. Balikonektado nga ang pagising nitong si Jirachi sa tinatawag ni Millennium Comet at doon nga mismo nito kinukuha ang enerhiyang kinakailangan nito para sa pagtulog nito sa susunod na 1,000 taon. Sunod naman, si Deoxys. Si Deoxys ay isang psychic type mythical Pokemon na una rin ipinakilala sa Generation 3. Nabuo ito mula sa nag-mutate na virus mula sa kalawakan matapos ma-expose sa isang laser beam. Masasabing sobrang talino nito at may kakayang ibalik ang naputol na bahagi ng katawan. Bukod dyan, may abilidad din itong mag-transform at baguhin, hindi lang ang natsura maging ang abilidad nito. Dahil sa crystal sa dibdib na siyang ang nagsisilbing pinaka-utak, nagagawa nga rin itong makapagpakawala ng mga laser beams mula ron. Susunod naman, si Manapi. Ang Manapi ay isang Pokemon na maliit, asul, may maiksing mga paa at mayroong mga kamay na mas mahaba pa sa katawan nito. Ang 80% nga ng katawan nito ay binubuo ng purong tubig. Madali itong manibago sa kapaligiran nito at lumalangoy nga ng napakalayo para makabalik lang sa lugar kung saan ito'y sinilang. Pinanganak tong may special na kapanyarihan kung saan nagagawa nito makipagkaibigan sa kahit na anong Pokemon. May kakayahan din itong makipagpalit ng perspektibo sa ibang Pokemon, maging sa mga tao gamit ang kapanyarihan itong tinatawag na Heart Swap. Sunod naman natin, si Darkrai. Si Darkrai ay kilalang naninirahan sa panaginip at nagiging sanhingan ng walang hanggang bangungot sa mga matatarget nito. Sa kabilang banda, itong pagpapakawala nga nito ng bangungot ay isang paraan lamang nito upang protektahan ang sarili. At hindi nito ginagawa yon dahil lamang sa gusto nito. Nagagawa nito maging isang anino upang hindi makita ng mga tao at makaiwas sa panganib. May kakayahan din itong makapagsalita na parang isang tao. Bukod sa nagiging sanhinga ng bangungot tong si Darkrai, posibleng kumakain nga tong si Darkrai ng panaginip dahil na rin sa pagkakadikit ng pangalan nito sa walang hanggang bangungot. Ito lang ang tanging Pokemon na kilalang nagtataglay ng Dark Void. Sunod naman, si Shymin. Si Shymin ay isang mythical Pokemon mula sa Sinnoh region at bahagi nga ng Generation 4. Sa bawat pagpapalit ng panahon, itong mga Shymin ay nagtitipon-tipon mula sa isang mabulakak na lugar at nagmamigrate nga mula ron. Ang kaugalayang yon ay tinatawag nga na flower carrying dahil sa namumukadkad ang mga bagong sibol na bulaklak kung saan man ito mapadpad. Ang Shymin ay may dalawang form. Ang land form nito ay napakaliit at kamukha ng isang hedgehog. Habang ang sky form naman nito na isang grass flying type ay mayayalin tulad sa isang maliit at walang sungay na reindeer. Magkaibang magkaiba rin ito ng ugali. Habang ang land form nito ay mahihayin at matatakotin. Ang sky form naman nito ay matapang at mapaglaro.
Itong Shymin ay may kakayang alisin sa isang igla pang anumang pulusyon o dumi sa hangin. Bali, hinihigop nga nito ang mga dumi, kililinis sa loob ng katawan at ibinubugan itong muli na nagiging sanhi ng magandang pamumukadkad ng mga halaman. Bukod dyan, may kakayahan din itong makipag-usap sa pamamagitan ng telepathy. Sunod naman si Arceus. Si Arceus ay isang normal type na mythical Pokemon mula sa Generation 4. Sa kabila ng pagiging normal type nito, may kakayahan itong baguhin yun depende sa hawak nitong elemental plate. Ayon sa mitolohiya, si Arceus ay nagmula sa isang itlog bago pa man mabuo ang mismong kalawakan. Matapos nun, hinulma di humano nito ang mundo gamit ang 1,000 nitong mga kamay. May mga nagsasabi rin na binuo nitong si Arceus ang Sino at Transei regions at maaaring nagbuo rin sa buong Pokemon universe. Ayon sa kanilang, si Arceus ang gumawa sa 2 legendary trios. Una, ginawa nito ang tinatawag na creation trio, si Dialga, si Palkia at Giratina, para ibalanse ang oras, espasyo at antimaterya. Sunod, binuo naman nito ang Lake Guardians na sina Uxie, Mesprit at Azelt bago ginawa ang kaluluwa. Matapos nun, nanatili nga ito sa tinatawag na Hall of Origins na kumukonekta nga mula sa Spear Pillar. Bilang tagalikha ng mga to, itong si Arceus nga ang itinuturo na trio master ng 2 grupo ng mga legendary Pokemon. Natatangi nga ito dahil ito lang nag-iisang mythical Pokemon na itinuturing na master ng mga legendary trio. At hindi lang ng isa, kundi ng 2 legendary trio. Madalas nga itong mabanggit sa mitolohiya ng Sino bilang ang original one o ang original na pinagmulan ng lahat ng Pokemon sa mundo. Sunod naman si Victini. Si Victini ay isang mythical Pokemon mula sa Generation 5 na may tsura na isang rabbit na may mahabang tenga na nakakorteng Victory B. Although masasabing mahihiyain, isang makalalahaning Pokemon nga ito at laging handang ipagtanggol ang mga kaibigan sa oras ng panganib. Itong si Victini ay sinasabing nagbibigay ng paniguradong tagumpay sa sino man trainer na magiging kaibigan nito. Nakakagawa nga ito ng infinite na bilang ng enerhiya na naipapasa nito sa pamamagitan ng paghawak rito. May kakayahan din itong maging invisible. Bukod dyan, ito lang ang nag-iisang Pokemon na nakakagamit ng atakeng tinatawag na Searing Shot. Isang napakalakas na fire type attack